Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back po sa Channel Jim Vlog. At ngayon po, tayo po ay aawit or ating purihin ng ating Panginoon. Good morning Jesus. Pero hindi pa po ako nakatulog, Lord. Bago pa ako magtulog, ay mag-worship po muna ako para sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa isang panibagong araw, isang panibagong lakas na naman nabigay mo sa akin at ligtas naman po kami lahat ng mga FW. Kahit sa ang sulok na mundo kami pa iligtas. Thank you Jesus sa protection sa aming pamilya kahit na kami po ay malayo sa Pilipinas. Thank you Lord. Hallelujah. We praise your name. We glorify your name, O God. Walang sino mang makakapantay na yung pagmamahal sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Hallelujah. Hindi pa ako maganda, magkanta. Hindi pa ako magaling umawit. Pero para po ito sa Panginoon. Para po ito sa iyo, Lord. Kakantahin ko po ang kantang ito para sa iyo. Mula po ito sa aking puso. Na pagpuri para sa iyo. Kantahin natin. Sabayan niyo akong kumanta mga palangga. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Yes, ang ganda ng title, di ba? Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Ganda. Meaningful. Awitin ang pag-ibig mo sa samba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo sa samba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko.
Hallelujah, hallelujah. Napakaganda po ng kanta. Napaka-meaningful po, guys. Napakaganda po talaga. Ang sarap awitin. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Yes. Wala pong saysay ang iyong buhay kung hindi po nakakonect sa Lord. Aanhin mo po ang maraming pera, aanhin mo po yung malaking bayan, aanhin mo po yung meron kang maraming sasakyan, marami kang kaibigan, kilala ka po sa social media, kilala ka po sa politiko, kilala ka po sa buong mundo, kung wala naman po si Jesus sa buhay mo. Useless lang po kung hindi ka po nakakonek sa ating Panginoon. Gano'ng pang hinihintay mo? Accept personal and savior ng ating Panginoon. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi ka po makapunta sa langit kung hindi mo po i-accept ang ating Panginoong Jesus na personal and savior. Walang ibang daan papunta sa langit kundi sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka po dadaan sa kalsada, hindi ka po dadaan sa may train, hindi ka po sasakay sa mga magarang sasakyan para makapunta sa langit. Kundi si Jesus lamang. Napakaganda po ng buhay kung nakakonik po ang ating buhay sa Diyos. Yes, bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, maraming trials. Partner yan sila sa buhay natin. Pero kung nakilala mo po ang Diyos at meron kang problema, hindi ka po umiyak na para ka nang mamatay kung may problema ka. Kundi iiyak ka sa harapan ng Diyos at tumiling, ano ba tawag dyan? Lumhod ka at magdasal. Tumilingang, ano ba? Tawag dyan? Ayan, tawagin mo siya. Jesus is answer your prayer. Kung ano pong may problema ka, God answer your prayer. Siya po ay sasagot, tatawag ka. Diba sabi nga sa isang verse? Kumatok ka at pagbubuksan ka. Tumawag ka at siya po ay sasagot. Humanap ka at ika'y makakablog at ika'y makakita. Makapangyarihan po ang ating Diyos. Kaya dito sa aking verse na babasahin, sa Salmo 147, versikulo 1-5, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit, mga pagpuri, nakakalugod. Amen. Dakila ang ating Panginoon, makapangyarihan, sa kapangyarihan ang kanyang unawa ay walang hanggan. Yes. The Lord is Lord, the King is Kings. Wala pong makapantay ng kanyang pag-unawa. Walang sinong makapantay ng kanyang pagmamahal sa atin, mga kapatid. Ano pang hinihintay mo? Hanggat bata ka pa, hanggat malakas ka pa, maglingkod sa Lord at gumawa ng mabuti. Gumawa ng makakalugod-lugod sa harapan ng Diyos, makakalugod-lugod sa mata ng Diyos. Huwag pong mga karumaduman na anong mga klaseng mga karumihan dyan. Dyan ka. Panahon na para magbago. Change your life. Yun ang sinasabi. Born again. Change of life. Kung ano ka noon, ngayon baguhin mo. Kung noon ay pariwala ka, ngayon baguhin mo po ang buhay mo kasamang Diyos. Amen po ba? Dahil napakaganda, napakabuti po yung plano ng Diyos para sa ating lahat. Ikaw, ako, may malaking plano ang Diyos. Gusto ng Diyos sa kanyang pagbalik ay makasama tayong lahat. Yan po ang gusto ng Panginoon. Sa kanyang pagbalik sa sikan kaming gusto ng Lord na tayong lahat po ay kanyang dalhin kung saan siya naroon.
Yan po ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Kung meron ka pong maliit na bahay dito doon sa langit, meron ka pong bahay na gold, ginto po, at walang hanggang buhay. Dahil ang physical na body na to ay ating lilisanin, iiwanan po natin to. Kaya kung ano man yung virus, vaccine, ang lumalaganap ngayon, ang tao ngayon natatakot sa vaccine dahil mamamatay daw. Uy, bakit? Hindi ka ba mamamatay kahit na wala kang vaccine? Uy, gumising ka. Magpasakop ka sa government natin. Hindi po yan, hindi po yan microchip, kapatid. Hindi po yan 666. Para po yan sa kaligtasan ng lahat. Gumising po kayo. Hindi po yan microchip, hindi po yan 666 na ilalagay po sa ating bakuna. Dahil ang mark of the beast na sinasabi nila, isa katapusan pa yan ng mundo. Mababasa po natin yan sa pinadayag, mababasa po natin yan sa English or sa Revelation. Diyan po ang mark of the beast. Hindi pa ngayon, vaccine yan para sa virus, para yan sa mga, para hindi tayo makapitan ng virus. Hindi po yan kamatayan, para yan sa safety ng lahat. Uy, gumising po kayo. Every po mag-post ang, uy, dana po ako ng vaccine. Ayan, may bumabatikos talaga na kapatiran. Mismo kapatiran, hinusgahan na tayo. Sabi niya, uy, ang lahat na magpavaccine after 2 years na mamamatay na. Uy, uy, bakit Diyos ka ba? Hawak mo ba yung buhay namin, kapatid? Ha? Gumising ka, huwag mo kaming husgahan. Pariha tayo Christian, pariha tayo mga anak ng Diyos, huwag mo kaming husgahan. Sa pananalita mo, nagkasala ka na. Bakit ikaw ba hawak ng buhay namin? Dahil kami nagpabaksin, kami na po ay mamamatay? Bakit? Ikaw na hindi nagpabaksin, hindi ka ba mamamatay? Nako. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Makikita ko yan sa Facebook. Ang daming comment, binapatikos ang nagpabaksin. Huy, huy, maraming nagpabaksin, halos lahat dito sa Kuwait nagpabaksin-baksina. Kung nakikita nyo pong news sa Amerika, lahat, wala na silang face mask. Dahil nagpabaksin sila, dahil sumusunod sila sa kanilang presidente. Pero ang tao sa Pilipinas, napakatigas ng ulo, kasing tigas ng bato. Hindi nakaintindi. Vaccine para sa safety ng lahat, hindi yun virus, hindi po yun ano, hindi po yun microchip, hindi po yun 666. Ang 666 po, nilalagay po dito. Yung bakuna naman dito naman sa lip-handed. Nilalagay yung mark of the beast is right eh. Pero hindi sinasabi na mag mark of the beast ano ilagay dito sa braso. Hindi kaya mabasa natin doon sa ano, sa kamay o sa noo po ang tatak. Hindi po dito sa braso. Ano kaya nangyayari sa ibang kapatiran na sobrang bumabasa ng verse, mensahe ng Panginoon, sobrang napaka ano na. Yung sabihin na alam na nila lahat ang bersikulo. Kapwa-tao nila, laso na nila, sobra. Tapos, isend ka nila sa messenger, bigyan ka nila ng mga video. Ay, ginoo ko. Kaya hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and comment para updated sa mga bagong video si Jing Vlog. Thank you for watching. Masalama. Don't forget to subscribe. Bam, bam.